Yes, Ivan, kasalukuyan nagsasagawa ngayon ng inspeksyon yung mga tauhan ng LTO-NCR dito sa Araneta Center Bus Station. At kaugnay naman dun sa tanong mo, mayroong isang bus dito na nasita at yung nasita lamang doon ay yung pudpud na gulong at yung sirang ilaw. Pero yun ay pinapapalitan naman ng mga tauhan ng LTO para makabiyahe itong bus ngayong umaga at hindi rin maabala yung mga pasahero. Kabilang din sa mga tinitingnan, Ivan, ay yung franchise ng bus at rehistro. Ininspeksyon din yung lisensya ng mga driver, maging yung seatbelt, ilaw, wiper, busina at preno ng bus. Isang bus nga na patungong summer na umaabot sa 16 na oras yung biyahe. Dalawa yung driver na bagay na sinasabi ng LTO na ayos din naman kasi kapag more than 12 hours yung biyahe ay dapat din naman daw talaga ay dalawa yung driver. Pero nasita nga yung sirang ilaw at putpod na gulong. Makakabiyahe naman ngayong umaga yung bus na yon basta maiayos yung ilaw at gulong. At ayon sa LTO, mahalaga yung ganitong inspeksyon para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero na babiyahe ngayong undas. Para po ma-check natin yung safety po ng passenger tsaka po yung safety ng mga sasakyan bago umalis. Bali, lahat po ng pipila dito na bus, i-check po namin isa-isa. Samantala, Ivan, sa mga oras na ito nga ay nagpapatuloy pa rin yung inspeksyon na sinasagawa ng LTO-NCR. Dalawang bus na yun ay inspect nila. Yung isang bus lamang yung nakitaan ng paglabag. At patuloy din daw yung LTO sa Oplan Isnabero nila para masiguro na walang mga taxi driver na namimili ng pasahero dito sa terminal. Yan muna pinakalites. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, James Agustin.